Hello guys, welcome to my channel. Ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo is how to transfer from coins.ph to Binance going to your Trust Wallet. So first, ang gagawin mo po is magpa-cash in ka po sa, depende kung saan ka po magpa-cash in, sa direct sa coins.ph mo or sa GCash mo. So, kung sa GCash, punta ka lang po sa may mga an outlet na meron pong GCash, magpa-cash in ka, then isend mo sa coins.ph or click mo po express send, hanapin mo pala yung bank transfer. Yun po pala yung sa GCash. Hanapin mo yung bank transfer and then hanapin mo yung coins.ph at send mo doon kung ano yung number na pagsisendan mo sa coins.ph. So, once napasok na siya sa coins.ph, kasi ako kanina po nagpa-load po ako sa GCash, trin-transfer ko na lang po siya sa aking coins.ph. So, pasok muna tayo sa ating coins. So, ayan guys, meron akong 1,800 pesos sa aking coins.ph. So, ang gagawin natin ngayon, i-convert natin ang 1,800 pesos papuntang XRP. So, bakit XRP? Kasi, mas mababa kasi siya. Mas mababa pa kasi ang value niya kaysa compare doon sa ETH, sa Bitcoin, masyado na po siyang mataas. So, ito po yung gagamitin natin. So, XRP. So, i-convert na natin. So, first, ang gagawin natin is, click mo po yung ito. Ka-click mo niyan, click mo naman yung convert. So, you are converting from, so, ang i-convert natin is from peso, kasi nasa peso tayo, peso papuntang, di ba sabi natin yan na is papuntang XRP. So, convert muna natin. So, click mo yung convert all, or depende sa'yo kung magkano lang yung i-convert mo. Halimbawa, 1,500. Depende sa'yo. So, sa akin, i-convert ko na po lahat. So, 1,800. Click ko na lang yung convert all. So, meron akong 33.22 XRP. So, click mo itong slide to convert. So, ayan na guys, na-convert na natin siya. Tingnan natin kung, so wala na siya sa peso. So tingnan natin sa XRP, ayan na ang ating XRP. So medyo nabawasan ng konti, ang ating 1,800 is naging 1,747.9. So ganyan talaga yan siya. Meron talaga siyang deduction pero hindi naman po ganong kalakihan. So, andyan na po ang XRP sa ating coins. So, ang gagawin naman natin is ita-transfer natin yung XRP natin papuntang Binance. So, open natin yung Binance account natin. Then, click mo po yung wallet. So, ang gagawin natin ngayon is, punta tayo sa spot, magdi-deposit tayo. So, i-click natin tong deposit. So, anong i-deposit natin? So, di ba na-convert na tayo ng XRP? So, ang i-deposit natin sa Binance is yung XRP natin. So, ito po siya. Click po natin yan.
So important, please enter both tag and address data which are required to deposit XRP to your Binance account successfully. So itong dalawa po ang pinaka-importante. I-click muna natin ito. XRP BIP2 and BIP20. So ito po yung piliin nyo guys ha. Ito, XRP. So click nyo yan. So pagka-click nyo yan, lalabas itong dalawa. Yung wallet address at saka XRP tag. So first, i-copy muna natin yung wallet address. So balik muna tayo sa coins. So from coins, ang gagawin naman natin is magsisend tayo papuntang Binance. So nasa XRP tayo, click natin yung send. Click mo muna natin, then click mo yung enter XRP wallet address, click mo lang. Then dito natin i-paste yung na-copy natin from Binance. Always check the destination tag when sending XRP. So XRP address kung saan natin siya isi-send papuntang Binance, and then yung destination tag. So ito, i-copy natin yung destination tag. Then paste ulit natin dito sa coins. Ayan. So wag mo na po itong i-click. Ito, wag mo pong i-click yan. Kasi meron ka naman pong destination tag. Wag mo yung i-click, baka hindi po ma-receive. So after that, click mo na po yung send XRP. Then ito po yung fee niya, 0.000045. So yung total amount XRP na isi-send mo, send ko is 686. So 33 na lang. 33 lang yung isi-send ko. So click ko na yung next. Click mo ito. Then click mo slide to pay. Continue lang. And then tingnan natin yung email verification. Dito kasi magsisend ng verification. Pwede din po sa SMS, pero dito ko na lang po siya titingnan. So ayan ang verification from coins, 520726. So 520726, 520726. So double check natin, 520726, 520726. Click submit. Ayan na, nasend na po natin yung XRP natin sa Binance. So antayin na lang po natin na lumabas po yung XRP natin sa Binance. Okay, so ang natira na XRP sa coins ko is 11.75. So ganyan lang po mag-transfer ng XRP pamuntang Binance. So check muna natin. So withdraw, deposit. So wait lang muna natin konti guys. So ito guys, ito yung mga transaction ko na dito sa Binance.
So, medyo matagal po siya. Antayin mo lang po hanggang sa mag-appear po siya dito sa Binance. So, dito mo po makikita yung mga transaction mo. Ito po. Click mo lang po dyan. So, ayan na guys. Parang dumating na po yata yung ating XRP. So, ayan na guys. Ito na siya. 33 XRP completed. So, ayan. Double check nyo po. August 13, 2021, 1924. So, completed na po. So, andito na po sa ating Binance yung XRP. So, ayan na po siya. Okay. So, naging XRP na po. Nandito na po ang XRP sa ating Binance. So, ang gagawin naman natin ngayon, paano natin siya itatransfer papunta namang. So, yan lang po muna guys, ha. Yan lang po muna. Sa next video ko naman, yun naman, paano ko siya itatransfer from XRP. I-convert ko naman siya into BNB papuntang Trust Wallet. So, sa ngayon, yan lang po muna. Thank you po.